have to serve somebody. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia? O ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan? Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Joshua chapter 24 verse 15. Sa awit niyang Gotta Serve Somebody, Bob Dylan raised an existential question. Para kanino ka ba nabubuhay? Sino ba talaga ang pinaglilingkuran mo? Sabi ng awit, kahit sino ka man, ambassador to England, heavyweight champion, socialite, businessman, doctor, preacher, construction worker, mistress, rich or poor, you're gonna have to serve somebody. It may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Sabi pa nito, kahit ano pang sinusuot mo o anong gusto mong inumin o kainin, sa sahig ka man natutulog o sa isang king-sized bed, you're gonna have to serve somebody. Nakakagulat ang dalawang options na binigay ni Bob Dylan sa awit. It's between the devil and the Lord. Pwede pa natin idagdag dito ang isa pang option, the self. May mga taong obviously serving the devil, tulad ng drug lords, syndicates, at killers for hire. Pero may mga taong mukhang serving the Lord, pero sa totoo lang, hindi naman pala. Sabi nga ni Bob Dylan, you may be a preacher with your spiritual pride, you may be a city councilman taking bribes on the side. Pwede rin gumagawa tayo ng good works, pero self-serving ang motibo. Donating big money in exchange for our name on a building's wall. Doing short-term missions para makatravel overseas. Whatever we do, whatever our motive, we're doing it for somebody. But we need to remember, we were created for somebody. The truth is, every man and woman is created for God's glory. Isaiah chapter 43 verse 7. Ang Diyos lang ang worthy to receive glory and honor and power dahil siya ang lumikha sa atin. Pahayag chapter 4 verse 11. Tanggapin man natin o hindi ang katotohanan ito, this truth will not ever change. So kung hindi ang Diyos ang pinaglilingkuran mo, sino? Echoing Bob Dylan, it may be the devil or it may be the Lord. Idagdag na natin na it may be yourself, but you're gonna have to serve somebody. Make your choice today. Let's pray. Panginoon, kayo po ang nararapat itaas at paglingkuran. Help me to serve you every day of my life. In Jesus' name I pray. Amen. How do we apply this verse? Reflect on Joshua chapter 24, verse 15. Think of ways of how you and your family can serve the Lord together. Like mo ba ang devotional na ito? Share the meme on this page and bless someone today. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia? O ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan? Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Joshua chapter 24 verse 15.